Yo! What up mga katarams? So, ito ulit tayo. This time, ito na naman, tuturo ko sa inyo kung paano DIY ng enclosure. So, ito. Nagbubutas tayo ngayon. Ito pang pipitsuging setup lang ito. So, ito, nabili ko siya sa mga parang snack foods na imported. I think nasa 120 or 150. So, tapos may pagkain ka na. Pwede mong ngat-ngatin o pwede mong ubos sa anak mo or amangkin mo. Tapos, diba? Tapos i-ano mo na lang tong ayan. Ano mo na lang linisin mo na lang yung pinaka tawag dito karapon. Ito malaki rin siya, oh. Ito yung tinidor natin. Ayan, ganyan siya kalaki. So pwede siya pang adult or juvenile na arboreal, juvenile to adult na arboreal. Ay, kapatayin muna natin to para safety lang. Okay, pwede siya pang adult or pang juvenile na tarantula. Basta arboreal, okay yan. So kahit hindi nyo natanggal yung sticker, kasi yung sticker medyo nakakapangit ng ano, okay na siguro yan, 'di ba? Okay na siguro yung sticker na yan na nandiyan lang. So turo ko sa inyo kung paano magbutas. So ang gamit natin, kung nakita nyo naman, is itong tinidor. Yan. Katik nakita, pinakita ko na rin sa inyo sa isang vlog, eh. So pag arboreal tayo, mostly sa taas lang sila, 'di ba? Or naglalagay tayo ng drip woods. Okay? So start tayo magbutas. Ang sa akin lang naman, kailangan well ventilated pagka arboreal. Medyo maselan kasi sila, eh. Lalo na pag yung mga ang alaga natin, mga versicolor, mga abix, yung sun tiger, yan, medyo maselan, kailangan nila lang monitoring, kailangan nila lang medyo magandang-gandang environment ng enclosure. So ito, butasin natin siya. Yan. Ang kinaganda ng tinidor, pag nagbutas kayo ng tinidor, ang pinagkaiba nila sa panghinang, ito kasi iinitin mo lang for 10 seconds. Testing natin, ah. Yan, isa lang kamay ko, eh, nahihirapan ako. So ayan, oh. So ilan agad ang butas, di ba? Mas efficient, mas madali. Yan. Ayan, may apat ka na, may walo ka nang agad butas. Pero kung wala akong camera, sa isang initan lang ng tinidor, siguro mga 15 to 20 seconds na paiinitan mo lang yung tinidor, nakaka ano ako dyan, siguro 8 session ng butas kada isang painit. So mas madali siya, di ba? Mas madali kayong matatapos mong para sa panghinang, pa isa-isa lang. Ito mas madali ito. Tsaka ito pwede mo pang lakihan yung butas. Ayan. Pero wag lang masyadong malaki, dahil pag may ano kayo, may mga lots kayo na pakakainin, like mga jubis, pwede silang lumusot. So kailangan tantsahan lang. So ayan. Ayun, kakatapos lang natin maglagay ng ventilation, magbutas. So ayan lang naman ang ventilation. Hindi naman kailangan ng mas marami. So nasa inyo na lang, tansyahin nyo lang kung mainit ba sa lugar nyo, kung medyo mapuno tapos medyo mahangin, okay lang din na medyo konti lang yung ventilation natin. Basta make sure lang na every week chine-check nyo sila, binubuksan nyo yung takip nila para ano yung tawag dito, kailangan din nila kasi ng mapasukan ng parang ano, yung oxygen, eh, parang ganun. Yan. Tapos, ayan, makikita nyo naman, yun yung pagbutas natin.
So, mas maganda kung pantay-pantay para, syempre, disente or parang maayos tignan. Maganda sa mata. Syempre, kung butas-butasan mo kung sa kahit saan yan, parang ang pangit naman, di ba? Di ba? Oh. So, ganyan lang. Yan lang yung ventilation natin na kailangan. Yan. So, nakabutas tayo rito ng tatlong garapon na malalaki. Pero under 10 minutes or wala pang 10 minutes. So, ngayon naman, maglalagay naman tayo ng pipitsugin din na water dish. Ito. Kung familiar kayo dyan, yan yung bote ng water, tawag dito, bottle, plastic bottle ng pet bottles or plastic bottle ng mga soft drinks. Yan. Hatiin nyo na lang yung pinaka puwet nya. Yan. Tapos, yan. Okay na, meron na kayong water dish na DIY. Although kahit hindi maganda, pwede na, di ba? Kaysa bibili pa kayo ng mga ceramic, eh, gastos lang. Ito, may soft drinks na kayo maiinom. Pa sa panahong mainit, marirepresh yung katawan nyo. Tapos may instant water dish pa kayo. Ugan nyo lang ang paraan. So, yan. Ngayon, papakita ko rin sa inyo kung paano natin ilalagay yung water dish. So, arboreal sila. So, mas maganda. Nakadikit sila rito. Sa loob, sa taas. So, didikit natin sila ng glue. Okay? Ayan. So, mag-iinita tayo ng, ito yung glue stick natin. Initin natin. Ayan. Initin natin siya. Ayan. Pag mainit na, lalagay na natin sa ating water dish. Ayan, so bahala na kayo mag ano. Ayan lang yung kayang setup natin. Medyo masikip lang yung bahay namin. So ito, lagay nyo lang siya ng konting glue. Ayan, ganyan. Ganyan lang. Ayan. Dagdagan pa natin para medyo makapit. Dahil nga plastic yung paglalagyan din natin. So, mas maganda, mas marami para mas makapit. Ayan. Ayan. So, didikit na natin. Papakita ko sa inyo. So, mas maganda sa taas lang. Okay. Ayan. Sa taas niya lang siya ilalagay. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan. Dinikit ko na. Dumikit na siya. So, may instant water dish na kayo pang arboreal. So, tansyahan lang. Nasa inyo naman kung saang baitang nyo ilalagay. Kung gano'n nyo kataas ilalagay. Depende. Yan. Depende kung saan yung water dish ilalagay. Ay, kung gano'n nyo kataas ilalagay. Depende sa enclosure nyo or sa garapon nyo na makukuha. So, yan. Tapos na tayo sa lahat. Job So, done. safety lang natin. Pagkatapos gumamit ng kalan, turn off natin yan. Patayin natin yan para iwas tayo sa sunog. Sa mga batang nanonood, magpa-guide kayo sa mga nakakatanda sa inyo, sa mga magulang nyo. Okay? Huwag nyo basta-basta gawin yung ganito dahil delikado rin po delikado sunog or magbutas ng gantong gamit ang kalan. So, kung medyo hindi nyo kaya, magpa-assist kayo sa may alam, sa mas marunong. Ayan. Finish na yung ating pag-setup ng pagbutas ng enclosure at saka paglagay ng water dish. So, next tayo, lalagay natin ng lupa. Okay? So, ito na tayo. Mag-setup na tayo ng substrate tsaka ng background nila. So, meron tayo ditong stick well. Ito yung sa kahoy. Ayan, yung glue sa kahoy. So, ang gagawin natin dyan, ilalagay natin yung stick well sa dito sa likod ng ano ng sticker. Yan. Lalagay tayo ng stick well yan, tapos bubudburan natin ng ating kokopit. So yung stick well natin, bibili yan sa mga hardware. Sabihin nyo lang, meron yan. And then yung kokopit naman, alam nyo naman kung sa mga kabili, meron yan sa Ace Hardware, sa mga garden shop, plant shop,
Yan. Alam nyo na yan. Basta meron yan doon. Tanong-tanong nyo na lang. Kokupit ng tawag. Okay? Yan. So, start tayo. Set up ko lang yung camera. Okay. So, guys. Mostly, ganito lang naman ginagawa ko dyan. So, sa yung stick well. Kuha kayo ng So kung medyo ano kayo, masaya lang kayo. Eh. Ganito lang ginagawa ko diyan. Yan. Kinakamay ko lang 'yan. So nalagyan mo lang is hindi naman yung pinakailalim. Hindi naman kailangan yung pinakailalim. Basta yung ano lang, medyo gitna hanggang taas. Yan. Pang-background lang 'to, guys, ha. Mga katarans, ha, pang-background lang ito. Para lang medyo gumanda-ganda yung setup natin na pipitsugin. Kung wala kayong driftwood, okay na rin to. Pero kung may driftwood kayo makukunan, pwede rin kayo maglagay. Tapos maglagay na rin kayo ng background. Ayan, guys. Ayan, mga katarans. So, tapos na tayo maglagay ng stick well. So, yung kokopit na. So, bubudburan lang natin siya na parang bubudbud tayo ng asin sa niluluto natin. Ayan, ganyan lang siya. Para kumapit yung ano. So mas maganda pala, guys. Mas maganda, mga katarans, na yung stick well kapalan nyo para mas madikit yung mas tawag dito, mas mukha siyang background, hindi siya yung tipong see-through. Hindi siya yung see-through na background. So mas maganda kung wala, kung may budget naman kayo, kung medyo kaya nyong bumili ng maraming stick well, mas maganda kapalan nyo para yung background niya mas dumikit lalo, tsaka hindi siya maglaglagan lahat ng kokopit, or dito hindi siya maging see-through. Kung pwede nga lang ano eh, pagka nalapatan nyo ng kokopit, lapatan nyo ulit ng, patuyuin nyo muna and then patungan nyo ulit ng stick well as patungan nyo ulit ng kokopit. Kumbaga magiging parang iko-coat nyo ulit siya ng stick well, basta patuyuin nyo lang. Ayan, ganyan lang yung ginagawa ko. Ayan, kung makikita nyo naman, ayan na. Ayan, ganyan lang yung ginagawa nating background. So, hindi naman yan totally lahat didikit. Siyempre, iba dyan, magkakalasan pa rin. Dahil hindi nga kaya lahat yan ng stick well na yung pandikit natin na tawag dito. Hindi kayang kumapit ng kokopit. Kaya lahat yan, ayan na siya, finish, ano na siya, finish product natin. So maglalagay na lang tayo ng kokobit, or kahit hindi na muna, kailangan patuyuin nyo na lang muna. So mas maganda yan, buksan nyo lang yung enclosure para matuyo siya, magdamag, overnight lang yan and then matutuyo na yan. So yan, sana may natutunan tayo rito. Yan. Okay na to. Tapos yung takip na lang natin. Ayan. So ito yung takip niya. Ayan. Ayan. Patuyuin nyo lang siya, guys. Ayan. Okay, so guys, ito yung sample ng finished product natin na
ginawang enclosure. Ayan siya. Ayan. Ayan yung loob niya. Pakita ko lang sa inyo. Ayan yung loob niya. Ayan. Medyo hindi lang makita masyado. Medyo madilim eh. Sayang, so, makita nyo naman. Hindi nyo makita eh. Sayang na lang ba yan? Ayan. Ayan yung pinaka setup na natin. Ang enclosure natin. Ayan. So ayan yung setup ng enclosure natin. Ayan. Makikita nyo dumikit na yung mga stick well. Itong enclosure na to, matagal ko na itong sinetup. Ayan. Ang nakalagay dyan is ayan o. Ang regalis natin. P-regalis. Okay. So sana may natutunan kayo sa ating pipitsugi na enclosure. Kung meron kayong mga tita kayong galing ibang bansa, I'm sure meron sila nito. Hingin nyo na lang kahit yung lalagyan lang. So next setup tayo ng mag-rehouse tayo ng so ayan, ito yung kung wala kayong mabilhan ng gantong enclosure, mga gantong garapon, I'm sure meron lang kayo nitong mga Wilkins na mga Wilkins tuloy, mga lalagyan ng mga mineral water na malalaki, mga gallons. Meron yan sa mga grocery. Ito budget affordable talaga to kasi makakabili ka lang ng ganito mga nasa 60 plus lang eh or 50 plus eh. May tubig ka ba? Mineral water pa, 'di ba? So yan. Kung wala kayong budget mag acrylic enclosure para sa mga adult nyo, ito na lang. Ito lang drip wood naman. Ayan. Na binigay lang sa akin to eh. So, ayan yung bala kong ilagay sa kanya. Setup na natin. Mag-setup tayo ng enclosure. Ayan, maglagay tayo ng lupa. Yung problema lang dito, yung gilid-gilid lang. Ayan mo, kasi pag naglagay ka ng feeders dyan, pwedeng dyan sumisiksik. So ang ginagawa ko, binubudburan ko ng maraming kokopit yan para matawag dito, paapunan yung butas, yung gilid-gilid na may siwang. Punan nyo lang, punuin nyo lang ng kokopit. Kasi ang problema, pag hindi nyo pinunan ng kokopit yan, nangyari, dyan nag-i-stay yung mga feeders natin. Hindi nila makain, hindi nila mapuntahan dahil nga masikip. So kung ano, yan, kung may ano kayo, tanong kayo. Anong kayo sa mga comment? Ayan. Gumaingay! Ayan, tapos na natin i-set up. Okay na siguro yan. Bukas na lang natin sila lalagyan ng water dish. I-rehouse muna natin siya ngayon. Kasi medyo maliit na yung enclosure nila eh. So ito yung regalis natin. Mag-rehouse tayo. Kailangan natin ng catch cap. Importante yan. In case na makawala. So may para may pag nakatakas. Sobrang bilis nila. So mahirap silang hulihin. So kailangan nyo ng catch cap. Yan, para mahuli nyo sila. Hindi nyo pwedeng kamahin nyo kasi old world yan eh. Hindi yan parang gagambang
derby na pwede mong dampot 5. Medyo malaki na siya para sa enclosure niya, no? Medyo masama akong keeper. So ayan sila, communal sila, guys. Ayan, ito hindi niya pa kinakain. Ito yung kinaganda rin ng Regalis, na kapag communal, hindi talaga sila nagkakainan. Kahit tignan mo yung agwat nila, ang laki-laki na. Mahirap siya So ito, paghiwalay na natin yung magiging communal nila. Wawalay na natin din sila sa isa. Medyo nakawala isa. So ingat lang, ha. Ingat lang palagi sa ganyan. Ingat lang kayo palagi pag may nakawala. So ito, nahuli ko naman. Ito siya, oh. Nahuli ko naman yung nakawala. Ayan. So rehouse na natin to. Ayan, sobrang liit niya na sa enclosure niya. Sana makisama ka. Sana huwag ka nang magpunta kung saan saan. Ayun, oh. Nice! Diba? Ganda ng pagkakasetup natin, oh. Ano mo? Tignan nyo, mga katarants. So yan, okay na yan. Ang kinaganda pa nitong mga ganitong enclosure, magaan sila. Tsaka yun nga, budget affordable pa. Hindi mo kakailangan ng hindi mo kailangan mag-ipon ng marami. Yan. Medyo nahulog lang yung ano natin. Yan, kinaganda niyan. Na kahit maglagay ka ng dripwood na mabigat, parang dripwood lang yung binubuhat mo talaga. Ayan. Ang pangit lang dito is pag ganito yung enclosure mo, so wala kang takip. Hindi mo sila, kumbaga kung magre-reos ka or mag tawag dito, magpapalit ka ng substrate, kailangan bubuksan mo to. Kaya ang ginagawa ko rito, ang pang sealed natin is scotch tape lang. Eh mahirap lang tayo, eh. Pipitsugin nga yung mga enclosure. Yan lang tayo. Ayan, so tipan nyo lang yan. Tipan nyo lang na mabuti. Tipan nyo lang na mabuti. Make sure lang na walang nakakapasok na tape, kasi baka dumikit sa paa nila yung mga tape natin. Yung tape na ilalagay natin, baka dumikit sa paa nila. Ayan, so okay na yan. Walang gunting. Ayan, ganyan lang. Tapos ilaan muna natin yan. Ayan, ganyan lang yung setup natin. Ayan, tapos pag may feeders kayong ilalagay or tutubigan nyo siya, dito nyo na siya bubuksan. Ayan, tapos dyan kayo maglalagay ng feeders ngayon. Ayan. Okay, so yan lang, mga katarans. Sana may natutunan tayo sa vlog natin ito. Sana may natutunan kayo lahat. Ayan, so alam niyo naman kung ano na yung mga setup natin. Ito, pwede rin kayo maglagay ng background dito kung wala kayong dripwood. Yung ginawa kong background sa isa kong garapon, yung enclosure na sinetup ko, pwede niyong gawin yun dito. Okay? Pero hindi siya kailangan naabot sa taas kasi masisira na siya, eh. Kasi ito, hati na to, eh. So pag bubuksan nyo, masisira lang. So yun lang. Sana matutunan kayo. Ayan. Kita-kits tayo next vlog. Alright. Bye-bye.